pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama ang dulog ng ating mga panalangin. Araw-araw na para sa ating minamahal, sa Grand Consejo, sa bahagi ng kanya pagkamatay. Natin tayo ng sama-sama para ipanalangin ang kanyang kapayapaan ng kaluluwa. Upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkakataon. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo ang mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, sa mga, sa gawa, sa aking pagkakataon. Kaya sinasama ko sa mahal ng Diyos na rin, sa lahat ng mga kapatid, at sa inyo ang mga kapatid na ako yung pagkakas ng Diyos. Kawaan tayo ng mga kapatid ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan ko. Panginoon, kawaan ko. Kristo, kawaan ko. Kristo, kawaan ko. Panginoon, kawaan ko. Panginoon, kawaan ko. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi ito naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasan sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pamunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa Tabintilo. Sa isang buok na inakala namin dakong panalinina ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babae na kakakitong doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin napahintian." Ang salita ng Diyos. Salmong Kubunan. Tugon, Panginooy, nagagalak sa hirap niyang mga anak. Panginooy, nagagalak sa hirap niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ang bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa mandili ka, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Tugon, Panginooy, nagagalak sa hirap niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alfa't Tambon ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang inibigay. Tugon, Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Tugon, Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Masa tayo. Siya magpunituo tungkol sa akin. At ang nagpunituo, nakarin kayo tungkol sa akin. Sabagal sa pasimula ko ay kasama ko na kayo. Pinasabi ko sa inyo upang huwag kayo mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na sino man umatay sa inyo ay mag-aakala naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala niyang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna-una sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pag-uri ka namin, Panginoon. Buhay. Aleluya. Aleluya. Sipisig mo rin na buhay. Aleluya. So, bahagi po ng ating patuloy na pagninilay sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Ika-anim na linggo. Next Sunday ay Ascension na. At pagkatapos noon ay Pentecost. Kaya ipinapahayag sa atin ngayon na si Jesus ay unti-unti na nagpapaalam sa kanyang mga alagad. Ako'y pupunta na sa Ama. Huwag kayong matatakot. Sabagka may mga pagkakataon na kayo ay uusigin, paalisin kayo sa mga sinagoga at may mga taong mag-aakala na kayo ay papatayin at para sa kanila ay sila ay gumagawa alang-alang sa Diyos. At naging bahagi naman ng ating pagkilos na may mga taong ang kanilang ginagawa ay kahit na yung pagpatay sa iba ay utos ng Diyos. At ito'y naging bahagi yung mismo ng ating karanasan. Ang banal na Ebanghelo ay maraming halimbawa sa narito si San Pablo. San Pablo na kung saan ay dating virtugo ng mga Kristiyano na paliwanag sa kanya na ang kanyang ginagawa ay kagustuhan ng Diyos. Maging ito man ay gawain ng Kristiyano sa ibang Kristiyano, kasama na rin tayo roon, naging bahagi na sa istorya na tayo ay hindi tayo tuturing na unblemished. Walang pahitungis ko po sa bagay na yan. Maging bahagi rin mo ng mga ibang pananampalataya laban sa Kristiyano. Katulad po ng
Muslim. Walang iba pang mga pananampalataya na sa pag-aakala na ang kanilang ginagawa ay kagustuhan ng Diyos na bahagi mo na kuntusin ay dapat na tayo ay lalo magpagpag. Pero kung panyayan din ni Jesus na maging matatag tayo. Maging matatag tayo kahit na sa gitna ng pag-uusig. Kahit na sa gitna ng matinding pag-uusig. Katulad nga na po ng ibinahagi. Pero tayo po'y magpasalamat. Sabagka dito, sa Luzon, sa Visaya, ay hindi tayo masyadong pinag-uusig. Kaysa sa Mindanao, may mga kapatid talaga tayo na doon ay talagang mamuhay sa gitna ng ibang pananampalataya ay may kaakibat na kaba. So, kasi tayo talaga ay minority doon. Huwag kayong maniwala na tayo ang tagapag-usig doon. So, tayo ay maliit lamang na bahagi doon. So, pagkakataon na makita natin. Pero hindi naman sinasabi natin tahasan. Hindi naman sinasabing tahasan. So, pero kayo po yung magpasalamat pa rin. Hindi mo patulad po rin bawa sa mga lugar, ang bawa ko ng Indonesia, hindi naman nababalitaan sa dyaryo. Sa Indonesia, na kung saan, ay kapag mayroong mob rule na susunugin na lamang yung bahay mo. Bakit? Kasi ikaw ay Kristiyano. So, hindi ka kasama ng kanilang pananampalataya. Indonesia is generally a Muslim county. Bahagi po na kung saan ay yun ay nararanasan na hindi naman lahat, no? Pero may mga elemento talaga na talaga nangyayari. Hindi yung lahat naman sila, no? Pero yung may mga puntawagin natin ay kung saan puntawagin natin dito, yung mga yung kung secret mga army, pero hindi naman exactly mga army ginagamit ng mapuro. Well, sabi ko natin kung masalamat tayo kasi hindi tayo nandoon sa sitwasyon na yan na pinabibilangan natin. Pero nga po ay maging bahagi po ng ating pagkilos na ito yung aking pinamamanin ko sa atin ng political. Sabi nga ako, no? Hindi lang po yung ibang sekta o ibang pananampalataya ang mayroong pagkakamarito po sa bagay na ito. Kahit na po tayo mga katoliko, kasi naging bahagi din ng ating karanasan, yung tinatawag po natin na pagkakataon na tayo ay umusin din sa ibang pananampalataya. Kaya yung isang halimbawa ng murito ay ang Inquisition na hindi naman o kinakailan ng simbahan na meron tayong pagkakamali. Kaya nga po muling pinagtitibay ng simbahan yung puro nito na rin ay na yung puro ng huwag pamatay kasi either sa anumang kadahilanan, kahit kasama na diyan, yung sa ngalan ng Diyos, ay hindi pwedeng maging dahilan na gawin yung mga bagay na ito. Pero yung panyayan ay binibigay ko sa atin sa Ebanghelyo na ang sinasabi ay maging matatag kayo. Pagamat ako'y aalis, ipapadala ko ang Espiritu Santo. Tayo po ngayon sa panahon na ng Espiritu Santo. Bagaman, alam natin, kapag nandoon ang Ama, nandoon ang Anak.
Habang nandoon ang anak, nandoon niya ang Espiritu Santo. Habang nandoon ang Espiritu Santo, nandoon ang ama, nandoon din ang anak. Pero ngayon, makita po natin na kuntusin ko yung maliwanag kasi hindi na ito yung panahon talaga ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag tawagin po natin ito ay itinlagay panahon na ng Espiritu Santo na higit na maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Kanimong panyaya na ibinibigay ko sa atin. Yung panyaya na ibinibigay ko na ibanghelyo natin ng nakaraang linggo. Ito ang utos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. At ito yung pamantayan na kinakailangan natin ang paayag sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga tao na naging kabahagi po ng ating pagkilos kung paano natin natutunan yung magmahalan. Magmahalan sa ating mga magulang, kay nani, kay daddy, sa ating mga pamag-anak na naging bahagi ng ating buhay, na kung tusin ko ay doon natin ipapakita yung pangaman, magkakapatid, ay sana po ay patuloy natin na ipahayag, lalong-lalong sa mga nabanggit na mga maliliit na pagkilos. At sa panalangin na inyugulong natin sa harapan ng Poong Ikapan, talagang po naman natin yung pamamahal ng isang magulang. At tutusin nga po ay yung pagmamahal ng nanay, pagmamahal ng isang nanay, pagmamahal ng isang tatay, na maging bahagi po ng ating pagkilos na naman may bahagi rin po natin sa iba. At yung pagmamahal na dulo ni Jesus ay isang pagmamahal na hindi lamang ho sa mga nagmamahal sa atin, kahit na doon sa mga hindi nagmamahal sa atin. Sabi mo nga ako kanina, doon sa misa namin kanya umaga, naalala ko yun si Mother Teresa ng Calcutta. Anong sabi ng Mother Teresa ng Calcutta? Na kung nais talaga namin sumunod kay Jesus, sabi niya ay, we start with a smile. Sabi ko, ako mahirap ako mag-smile. Hindi ako madaling umiti. Pero kayo medyo mas madali kayo umiti. Pero sabi daw ay, umiti tayo, lalong-lalong mo sa mga taong ayaw natin itian. At ang sabi ko nga ako ni Father Teresa ay kung maaari ay makikian natin ng 5 beses araw-araw yung mga tao hindi natin gustong makikian. Yung mga tao hindi nagbabayad ng utang. Ay nagkutian yung mga tao hindi nagbabayad ng utang. So, yung mga kapitbahay na wala nang ginawa kundi chismis kayo. So, ang mga kundusin po ay mga bahagi ng pagkilos na maging bahagi ng ating pagkilos ngayon. Ngayon, lalong-lalong ngayong eleksyon, ay kumisa nagkakainitan. Naalala ko rin sa mga kaibigan, sabi sa akin ay maganda nang magagawin ko kasi yung pinapinsa niya. Ay sabi niya ay minura daw si Archbishop Sok kasi gawa nung kanyang pahayag ay gawa lamang ng politika. Sabi ko ay huwag mong patulang sabaka hindi ito yung hamon na ibinibigay mo sa atin. Ang paanyayan na ibinibigay sa atin ay pagmamahal. Kung hinitian mo yung mga taong magmumura sa iyo, kumisa napakahirap. Pero subukan mo siguro natin. Lalo nga, lalo sa akin, mahirap ako ng bitig. Ay maging bahagi mo ng ating pagkilos na
may sa katuparan natin, yung ating mga magulang, ay sigurado pong malaki na itutulong sa atin yan. Si Nani, naalala ko na kung saan ay isa po yan sa mga mapagpasensyosa. Lagi akong sinasabihan niya na mamiti. Kasi alam niya hindi ako palamiti. Pero siguro po ito yung amo na ibinibigyo sa atin ng Panginoon. Na katulad po ng amo na ibinibigay yung pagmamahal sa Philippines. Sumulat ako siguro na sa pamamita ng pamiti bilang pagmamahal ng ating pagmamahal sa kapwa at sa bawat isa. May ilulugin natin. At alam mo natin na yung pamamaraan ng ating pagmamahal sa iba ay alam natin malaki na ipupulong ito na nanggaling sa ating mga magulang at sa mga nagmamahal sa atin. Mahirap sabihin na tayo ay magmahalan kung hindi natin tinatanggap yung pagmamahal nito. Kung hindi natin naranasan kung paano ka magmahal. We could not expect people na puno ng galit na maintindihan nila yung turo ng pagmamahal kung hindi nila naramdaman yung pagmamahal nito ng Diyos mula mismo sa mga tao na sa paligid nila. Kaya po tayo magpasalamat. Magpasalamat tayo sa mga taong nagbigay sa atin ng pagmamahal. Magpasalamat tayo sa mga taong sabi nga ay bumuhos sa atin ng kanilang pagmamahal. Sabagat doon ipinapakita ng Diyos yung kanyang patuloy ng pagmamahal sa atin. Kaya yung hamon ibinigay niya, anong sabi niya? It's not only the Holy Spirit na magpatutuo tungkol sa akin. Kayo. Kayo ang magpatutuo sa akin. Kayo rin ay magpatutuo sa akin. At yan ay sa pamagitan ng patuloy na ating pagpaparamdam ng ating pagmamahal na tinanggap natin sa mga tao rin nagbahagi sa atin ng pagmamahal. Puri-puri ka ako sa mga lumikha sa iyong kagandahan, Lord, na kumayari mula sa kagtas ng ubas at bunga ng aming pagawa.
ang alak na ito para maging ilumin, maging ugay ng iyong Espiritu. At mga ito rin ang mga ito para rin. Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang karugdanan ng Diyos sa mga makapamilya. Sanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapatid na pamanan sa buong sanggapin. Ama namin lumika, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay nilaw mong aming ikatuwa. Ngayon ay papagbungahin mo ng galak sa nananatili sa aming habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat ng ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas sa mga magkupan at lubos sa aming lahat. Kaya talagang maasana ang kapatawaran niya sa pananagutan ay isang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang nangyasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao'y ganap na ipinampok upang umamanan namin sa pagkakabalik kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagpubunyi sa iyong katakita. Bago niya pinagkisang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabinin mo na ako po at ako. Ito ang aking katawan, iniahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos sa matunay, inawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapinin mo lahat ito at inumin ko ang kalis ng aking dugo. Nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkabatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gumitain sa ililayin bilang pagkaibigan namin pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamagay ng maling pagkabuhay ng manapit niya ay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay sa dangkali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa magkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingabit mo yung simbahang laganap sa buong daigdig kung sino kami sa pag-ibig kaysa ni Francis. Tinong niyo, Bispo? His name? Thank you. Gabriel, katang mga kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday. Si Ben Ponce. At ang lahat ng mga kumakot. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwan at ang kawaan patitapakot ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biyaray Maria, Nina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesus Christo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parang pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga kapatangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa atin ng halimbawa kung paano natin masundan ang pagmamahal na inilutos ng ating Panginoon Jesus Christ. Nawa, tayo rin ay makapagmahal na tulad nila. Thank you.
Inaming kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan na ilang araw ng pagkapahayag ng pagkapagligtas namin si Jesus Christ. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ni Lamin at sumayin. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tumuyan mo at dingapin ng iyong sambayanan na marapat mong pakinabangan. Sa biging na pang magpakailanman, ipagalaw mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.